Sir Andy ko, 10 pesos lang naman po yun, di ba? Okay, o, ganun sa maliit na bagay. Opo, napakalaking bagay po nun. Kasi talaga, every brigada eskwela po, talagang nag-e-effort po kami mga teachers na makapagbigay po kahit sa maliliit na bagay, pencil, mga papel, lahat po yun binibigay namin. Eh ngayon hindi po face-to-face, yun po talaga yung naisip namin na maitulong sa mga bata, ipad po talaga. Pero Mami Melanie, alam natin medyo talagang hirap kayo sa buhay. Yes po. At nakahirap rin siyang mag-period. Oo, opo, okay naman po. Hirap siyang mag-period. Wala siyang period, walang coma, walang ano. Pero ang tanong ko, okay ba din kay Mr. Ganon? Halimbawa, yan 10,000. Eh di ba sa ina dapat parang kulang pa nga yun sa pamilya nyo eh. Pero magbibigay pa kayo kalahati. Napag-uusapan nyo naman yung Mr. Yan? Opo, napag-usapan po namin. Kasi sabi ko, total hindi naman tayo kinakapos. Yung kalahati naman, hindi naman siguro sobrang bigat kung itutulong po natin sa mga bata. Kasi may cellphone naman yung mga bata, nag-online class yung dalawang anak. Napakalaking bagay na po yun. Sa mga anak ko po, thankful po sila kasi makakatulong po kami mga mag-anak sa ibang tao. Oh, pride na rin ng mga anak na yun na may ginawa yung pamilya nilang mabuti. Tumulong. For the community, right. Diba? Kaya sa ating mga officials, bigyan niyo po kami ng hustisya. Bigyan niyo po ng hustisya yung mga ninakaw sa amin. Sa aming mga Pilipino na taxpayers, kasi pera natin yun eh. Yes. Diba? Hindi, diba? Pera natin yung ninakaw. Hindi, bigyan niyo po, utang na loob, bigyan niyo po kami ng hustisya. Diba? Ang lala ng nakawa, nakakaloka. Diba, mother? Opo, totoo po. Public school public ba kayo? Public school po. So, uupo kayo sa eleksyon? Opo, uupo po. Magparehistro yung mga hindi pa nagpaparehistro, utang na loob, bigyan nyo ng hustisya ang bawat isa, magparehistro kayo. At pag nagparehistro, bumoto tayo. Diba? Okay. Maraming maraming salamat sa mga ikwinento mo sa amin, ng mga magaganda. Reynani number 1, Melanie Rosa. Trending na rin. Reyna ng papahuma sa ating... Hello, magandang araw sa inyong lahat, guys. So ngayon, marami na naman tayong pag-uusapan. Diyos ko, eto, ayan, napanood nyo ba yung katatapos lang na sinabi ni Vice Ganda? So, nakiklaim siya ngayon about sa government na nanawagan siya sa mga opisyalis na tigilan na ang pagnanakaw at bigyan ng hustisya ang tax na binabayad daw nila. So, ayan, malinaw na malinaw, guys, no? Na ang pag-uusapan natin tungkol sa mga nagaganap ngayon ng mga iskandalo sa government about sa mga ganyang DOH, kung ano-ano pa, di ba? So panay ang pagtatanggol ng ating pangulo sa mga nagaganap na itong nakawan na to. So kung nakawan ba ito or whatever, kayo na bahala mag-judge. So eto pag-uusapan lang natin kasi nga dati, di ba, kasi napansin niyo noon ka-close ni Vice Ganda ang ating Pangulong Duterte. At bago ito kumandidato, inimbitahan pa niya ito sa kanyang show na GGB na talagang nakita naman natin na ka-close niya. Parang friend-friend talaga sila at makikita natin ang closeness nila. So, ang tanong doon, guys, ito bang naganap na itong nangyayari ngayon nakawal sa ating gobyerno? Eh, hindi na ba pabor si Vice Ganda sa nangyayari ngayon na iskandalo sa DOS? So, yan ang mga tanong, guys, no? Kasi napansin natin, nanawagan na ngayon si Vice Ganda tungkol nga daw sa mga, ayan, sa mga taxpayers. Saan ba napupunta daw ang taxpayers? So, nananawagan siya sa mga officials ng government na gamitin daw sa tama yung tax na binabayad nila. So, ayan ang mga question na ibig sabihin, hindi ba napupunta sa maganda ang mga tax na binabayad ng mga, yung mga nagbabayad nito, yung mga malalaking nagbabayad ng tax. So, yun ang question, no? So, gayunpaman, marami kasi ang mga hearsay-hearsay na patuloy pa nga daw po ang tinatawag na pagdi-deny ng DOH, especially ng ating mahal na Duke, at diba, marami, at marami hanggang ngayon nagpag-uusapan pa rin yan at medyo magulo pa rin at lahat naguguluhan at nananawagan nga si Vice Ganda sa mga opisyalis ng ating government para ayusin ito at maiayos at mailagay sa tama yung tax na binabayad nila. So, gayon na rin ako. So, ako hindi pa naman nagbabayad ng tax dahil hindi pa naman malaki yung aking blog. So, siguro pag dumating na malaki-laki na yung sweldo ko or may sweldo na talaga ako, baka doon na rin ako papunta kasi nanawagan na rin sila sa mga vloggers, sa mga YouTubers, sa mga influencer na magbabayad na rin ng tax. Ang tanong doon, saan mapupunta yung mga tax na yon? If ever na hindi maganda na naman ang government natin na darating, no, sana naman sa susunod nitong botohan, sa susunod na itong eleksyon, matuto na sana ang Pilipino, wag na po tayong magpadala sa mga matatamis na dila ng ating mga
mga namumuno, no? Nung namumuno na ganito, napapakita lang ng ganito, ganyan, magsisimpatya na tayo, kesyo nagpakita na ng pagiging transparent, akala natin totoo na, yung papala, meron papala. So, ang daming question, lalo-lalo na ngayon nagaganap sa ating paligid, no? Itong pandemya na to, sa gitna ng pandemya, nakukuha pa nila ang ganitong sistema. At maraming mga Pilipino ang naguguto, maraming ang Pilipino ang nawawala ng trabaho, at patuloy pa rin ang paghihirap ng mga tao, patuloy pa rin ang pagsabak sa pandemya na ito, na hindi alam kung ano ang gagawin, at malulusutan pa ba itong problema na to. At isa pa, bakit naaano nila yung pandemya, itatagal pa daw ng isa o dalawang taon? Yun ang mga question mo, ba't alam nila? Bakit? Sila ba ang Diyos ba sila? Alam ba nila kalkulahin yung mangyayaring mga epidemic na ito? Ba't nila alam kagad? Bakit sila nag-aano kagad? Dahil basta marami pa lang silang hindi nahihikayat na ayaw magpabakuna dahil ginagawa nila ito para takutin pa rin yung mga tao na magpabakuna. Dahil marami pa rin kasi sa ating mga Pilipino, o hindi lang naman dito sa Pilipino, maging sa buong mundo, na ayaw at against sa bakuna. Ako naman hindi nagsasabi na huwag kayo magpabakuna. Malaya po tayo, kaso nga lang, alamin nyo talaga ang dapat at saka yung karapatan, at saka yung lahat-lahat bago kayo magdesisyon o gumawa ng pagpapasya. No guys? So katulad nga niyan, no, si Vice Gandarin mismo ang nakapansin sa nagaganap ngayon na sa government natin na dapat daw talaga mapunta sa tama yung binabayad nilang tax. So maraming question at sana masagot ito ng ating mga pamunuan, yung mga namumuno sa ating mga lugar, sa ating bansa, na sana naman talaga dalhin sa tama ang tax payers ng ating mga mga masugid na celebrity or whatever, kami mga influencer, yung mga nagbabayad ng tax, 'di ba? Gawin at dalhin sa tama ang taxpayers. So, ayan guys, mga ilang pag-uusapan lang natin 'to. Ito yung naman revelation ngayon lang kasi 'to pinahiyag at kinuwaan ko lang ng konting nakuwaan ko ng konting salita si Vice Ganda. Sana kayo na rin mag-judge kayo ba panic or hindi panic. So, malaya po tayo makakapagpili. At iba po rito na talaga mga supporters pa rin ng ating Pangulo, hindi ko po kayo pinapatamaan. Lamang, buksan nyo po yung inyong mga mata at huwag po tayo magbulag-bulagan. Kami wala po pong kinakampihan, hindi rin po ako dilawan, whatever. Ako DDS nga po ako, kaso nga lang, sa nagaganap ngayon, parang medyo tumatagilid-tagilid na ang paniniwala ko, guys. So, yan lang po muna ang ating pag-uusapan at marami pa tayong huhukayin at uuriratin, uusisain dito sa ating pagbablog, no, guys. At sana naman yung mga ibang nanonood nito, maging open-minded na kayo, magbukas ng isipan nyo, huwag po tayo magpasilaw sa mga kung anong salita, kaysa naaalilong tayo sa mga salita ng ganito, mga green joke o whatever. Huwag po tayo magpabulag sa ganung mga salita. Maging ano po tayo, maging matalas ang isip natin nang hindi na po tayo magsisisi sa bandang huli na katulad ng nangyayari ngayon. So marami ang ngayon ang nadidismaya, na, 'di ba? Nangyayari ngayon. Marami ngayon ang nagsasabi sa bakit ganoon, bakit ganito ganyan, bakit dati naman hindi ganoon, bakit ganun. So katulad ng mga dati kong vlog, so yun na nga, kung hahalungkatin nyo lang yung dating kong vlog, marami po ako doon mga sinasabi at marami po ako doon explain na malalaman ninyo, bakit nga ba maraming nagaganap na ganyan, itong pandemic, hindi matigil-tigil, ang gobyerno, ganito ganyan ang nangyayari, parang wala pa rin move, walang nangyayari, hindi masolusyon na itong pandemya na to at patuloy pa rin ang pagbabanta na kinakailangan lagi mag-lockdown daw. At kung di pa wala sila ngayon mailabas-labas na pondo, talagang totally siguro ko ila-lockdown pa rin nila tayo, no guys. Kaya lang kanya-kanyang paraan na ngayon ang mga kanya-kanyang pamunuan sa lugar, di ba? Iba't ibang lugar, kanya-kanya ng diskarte. Survival tayo ngayon, guys. Survival talaga. So, kanya-kanyang diskarte. Hindi na alam, marami na rin ang hindi sumusunod sa mga protocol nila na ganito, ganyan, na bawal si ganito, bawal ganyan. Dahil nga po, nangyayaring scandal ngayon sa government. So, kung dito lumabas at kung
talaga nagpakita lang ang ating government ng suporta sa mga tao na alam naman nilang naghihirap, bakit sinabay pa nila itong mga ganitong nakawan. So guys, kayo na kung bahala mag-judge kung paniniwalaan ninyo yung mga ang aking mga sinabi or whatever. So mag-isip-isip na lang po tayo guys, no? At medyo lawakan ng pangunawa, haba ng PC, at saka always keep pray. At yun lang talaga ang ating sandata laban sa kung anumang kasamaan nitong nagaganap sa ating paligid. Okay guys, so hanggang dito na lang at maraming marami pong salamat sa mga nanood po about doon kay Madam Inots, about doon sa mga last video ko na marami naman po nag-view at marami naman po nag-likes. So maraming marami pong salamat at patuloy niyo pong panoorin ang aking channel para at least makakakuha kayo ng mga updated chismis o rumors o uusisain natin ang lahat ng mga kung ano't-ano dapat na pag-usapan about sa health, whatever, sa paligid, uusain po natin lahat yan. At huwag niyong kalimutan mag-like, share, comment, subscribe sa aking YouTube channel at pakipost na rin ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng aking gagawing pag-uusisa. Okay guys, so maraming maraming salamat po at God bless you all. Thank you.